Zacateca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIZ. Oy, 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 oy! Lunes na naman! Lunes na naman po kayong araw. Kayo ba'y nakahanda na? Kamusta ang araw ninyo? Kayo ba'y nagsuot ng face mask? Naguhugas ng inyong makungay palagi? May alcohol ba kayo dyan? Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat! Naku, Monday, baka kayo'y may traffic, no? Kayo'y uuwi na galing sa inyong mga trabaho. Alamin nyo muna ang lagay ng trapiko. Anong gagawin? Tumutok sa Teka Teka. Ang lamig ng panahon. Medyo nag-aambon-ambon kanina. Pero sa Baguio, ang temperatura pinakamababa, 10.6 degrees centigrade. Woo! Lamig! Baka kayo po ay magagawin dito sa Mindanao, Don Marcelino, sa Davao Occidental. Nako, isinailalim na po sa state of calamity. Bakit? Naku, dahil po sa ASF, African Swine Fever. So wala mo ng bagka, kakain ng baboy. Teka, 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 teka sa program. Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Moni Ilagan. At syempre, naku naman, nasan na naman itong kapartner ko? Ah, nagpaalam nga pala. Hindi po natin makakasama ito aking kapartner ngayong hapon sapagkat siya muna ay merong responsibilidad na gagawin. Meron ho siyang duty na gagawin ngayong buong isang linggo. Kaya pagtsagaan niyo po ako, itong inyong lingkod Mon Ilagan na makakasama ninyo. Balitaan, komentaryo, interview, public service. Alamin natin ang lagay ng panahon, ang lagay ng trapiko dito sa ating palatuntunan. First, syempre, anong tatalakayin natin? Yung paring mainit na issue, hindi po ito issue. Kung hindi, ito yung dineklara ng World Health Organization Global Health Emergency na. Sapagkat hindi lamang sa China, hindi lamang sa Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Hong Kong, hindi lamang sa Italy, no? At sa iba't ibang lugar ay meron hong kusaan meron na hong coronavirus. Sapagkat yung mga taga-Wuhan, China nagpunta doon, kaya naman medyo mahigpit, no? Alam mo, gusto ko itanong dyan eh. Meron 300 na mga Chinese, no? At ito ay pinigil doon sa balita natin kanina. Ito ay sabagay, ito ay karapatan ng isang bansa, hindi ba? Na huwag papasukin, lalong-lalo na kung ang mga turistang yan ay galing doon sa syudad, no? Lalong-lalo na galing ito sa China o sa Wuhan o kaya sa Hubei, alam naman natin na laganap itong coronavirus. So, may karapatan ang isang estado na huwag papasukin at pabalikin na muna, di ba? Maganda, gusto ko makakuha nga ng abogado dyan, eh. Paano kaya yung rights, no? Na itong mga pasahero na ito sapagkat gumastos ito, eh. Isa pang magandang issue na butasan natin dito, tingnan natin, hindi lamang sa bansang Pilipinas apektado ang kita ng turismo. Halos lahat walang gustong bumiyahe. Maging itong dalawang malalaking o higante na eroplano na sinasakyan natin, itong Cebu Pacific at Philippine Airlines, aminado rin sila na talagang bumaba ang kanilang takits. Bumaba ang kanilang kita. Marami ho apektado rito. Ang ekonomiya ay naapektuhan dito sa sakit na ito at sa pambansang pandaigdigang problema na ito na novel coronavirus 2019. So yung death toll, as of yesterday, nabasa ko 259 pero mukhang 300 na po yata ito, no? Mahigit 300 na, no? Mahigit 300 na po ang namamatay dito sa coronavirus, no? Isa ho itong ating pag-uusapan mamaya, and also we would like to get no other than the busiest person ngayon ang Department of Health, no other than Secretary Francisco Duque III, sapagkat marami tayong gustong malaman sa kanya. Dahil, unang-una,
sa mga balita natin kanina, no, sabi niya, inihahanda na raw po ng Department of Health yung isang malaking quarantine area para sa mga uuwing Pilipino na mula sa Wuhan, China. Remember, lalo-lalo na ho yung nag-volunteer ng mga Pilipino na nandun, nagtatrabaho, sasagutin na yan, nagpamasahin ng pamahalaan, umuwi na lamang dito. So noong huling in-interview namin si Secretary dito, mga 50 yata yung mga Pinoy dito eh. Pero pag uwi nila rito, ipoproseso sila, siyempre, kailangan mayroon silang quarantine, 14 days, 10 to 14 days. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, sa quarantine area ay didiretso ang mga Pinoy pag uwi nila sa bansa at pag-uusapan o napag-uusapan anya ang detalye ng repatriation sa pulong with President Duterte. Duterte, no, sapagkat humihingi po ng update si Pangulong Duterte dyan. So, I guess, kaya hindi natin sila makita ngayon at makausap, lahat po ay naguulat, lahat ay nasa meeting sa gabinete, no? So talagang ito isang malaking problema po natin. Isa pa na ating tatahakin at tatalakayin ngayong araw na ito. Teka, sandali lang. Meron tayong report. Report muna tayo. Sandali ho bago ko i-ano. Pinakamalaking halaga ng drogang nasamsam sa Iloilo na itala po ng Philippine National Police. Ang report na yan mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. J. Mark, magandang hapon. WIZ Patrol! Magandang hapon, Mayor. Mukhang nagsosolo ka ngayon. Soloista ako ngayon. Wala itong kapartner natin. Nasa barko. Sanlinggo. Alam mo na ako. Kala yung marunong pala lumangoyo. Sabi ko nga, pagbalik mo dito, wag na wag ka ano. Dapat yung quarantine period niyan, dapat 10 to 14 days. dapat sa paralahanan mo, Mayor, si Senyor, ha, bawal muna ang kilawin. Yeah. lalo na sa barko, puro isda ang pagkain doon. Oo nga. Grabe. Ikaw, mag-iingat ka. Ito yung balita natin. J-Mark. Ito nga, Mayor, aabot sa mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasa bat ng mga otoridad sa dalawang magkakahiwalay na bypass operation sa lalawigan ng Iloilo. Kahapon, pumalo sa mahigit 1 milyong piso ng halaga ng shabu ang nasamsam ng iba't ibang unit ng pulisya sa Zone 15, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Nagresulta ito sa pagkakaresto kay Lalaine Erenio kung saan nakuha rin dito ang 15 malalaking sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 1,135,000 pesos at mahigit na 20,000 pisong bypass money. Samantala, na-aresto rin sa bayan ng Pavia ang mag-inang tulak ng droga at sinasabing kapatid at pamangkin ng big-time drug lord na si Jovan Abantao na kasalukuyan nakadetain ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kinilala ng Iloilo Provincial Police Office ang mga naaresto na si Jennifer Abantao Nosotros at ang anak nito si John Ray Nosotros na isa pa namang criminology student at kapwa residente ng Haro. Naaresto ang dalawa sa harap ng isang mall sa nasabing lugar kung saan nakuha rito ang dalawang malaking sachet ng shabu na may bigat na kalahating isa't kalahating kilo at 11 medium-sized sachet ng shabu na nasa umigit kumulang 30 gramo at may kabuuang halaga na 6.3 milyong piso. Nakuha rin mula sa mga naaresto ang isang digital weighing scale o timbangan, cellphone, bungkus ng mga walang lamang plastic sachet at the drug bust bunny na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Dahil dito, kinakasana ng mga tauhan ng Iloilo Provincial Police Office ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naaresto sa ikinasang mga operasyon. Patronay, J. Mark Tagalan, gulat sa Pilang Metodo Lakas, DWIZ. Thank you, Patrol Number 9, J. Mark Dagala. Tuloy-tuloy po tayo. Ang oras po natin, oras 4:45 ng hapon. Kayo po ay nasa programang Teka Teka. Alam nyo, simula ho nang pumutok itong novel coronavirus or NCOV, ang dami hong mga sa mga text messages natin sa social media, sa Viber group po natin, ang dami hong mga
mga nagpapadala sa atin kung papaano makakaiwas, no? So may mga nagsabi ito, I'd like to read sapagkat maganda ho itong i-share kung tama po ito. Some important facts about the NCOV. Yun po daw virus thrives only at 6 degrees centigrade. Sabi ito na isang doktor eh, outside a host but will not survive longer than 5 minutes in temperatures above 20 degrees centigrade. Ayan, hindi daw ho ito mabubuhay, no? Doon sa medyo mainit na temperatura. Like for example, sa Pilipinas, average atmospheric temperature is way higher than 20 degrees. Kumisa nagte-30 tayo because we are a tropical country. Pag tropical country ka, eh mainit. Pero ngayon, dahil report ng ating PAGASA, dahil doon sa amihan, malamig naman tayo, hindi ba? Now, sabi po dito, the virus has greater survival outside a host at relative humidity lower than 30% too dry or higher than 80% too humid. In the Philippines, the average relative humidity is 50% to 71%, in which the virus has lesser rate of survival. So, mas mababa, no? Yun hong mas mababa yung humidity sa atin, kaya naman yung hong virus ng coronavirus ay talagang hindi magtatagal at mawamatay po ito, yung survival rate niya. The virus has a higher rate of human to human transmission in an indoor environment. Mas malakas pa daw ho kapag ito mismo nanggaling na at meron ng coronavirus yung tao. At ayan, nahawakan mo yung kanyang hawakan o kaya naman doon sa kanyang kinainan, etc. O yung droplets by environment, malapit po ito o contact, mas madaling mahawa yung human to human, madaling makakapit ang coronavirus. The virus has a higher rate of human to human transmission. No? Keep your household clean. Para maiwasan po ito, panatilihin na maging malinis ang inyong bahay. At pangalawa, maganda ang ventilation. Bukas ang bintana, siguro, no ha? Bukas ang inyong pintuan para at least merong ibang hangin na pumapasok to keep the virus from spreading para hindi rin kumalat, no? Keep your household clean and naturally well ventilated. Direct exposure to sunlight will naturally kill the virus. Ba? Okay pala to, no? Oo. Ayan. O tama, ito pinag-uusapan natin. De exacto. Nako, ito, puputulin ko muna sapagka pinapahanap ko talaga si Health Secretary Francisco Duque III. Nasa linya na po. Doc, magandang hapon po, Mr. Secretary. Yes, magandang hapon sa iyo. Yes, at saka lahat ng iyong mga tagapakinig. Opo, eh presensya na kayo at lagi namin kayo nahuhuli sapagkat sa iyo ang superstar dito eh. Kayo hindi. Naku, DOH yan. Hindi tayo. DOH po yan lahat. Yes, Secretary, ito binabasa ko ngayon. Meron isang doktor na nag-ano sa akin, kaya I'd like to confirm it to you. Ito raw yung coronavirus mismo, mas hindi raw nagtatagal po ito kapag ka dun sa mga tropical countries, yung mainit naman. Sa totoo ba ito? Well, ang alam ko lang ganito, it is difficult to inactivate the virus in low temperature, low humidity environment. Ibig sabihin yung malamig at saka tuyo ang panahon. So, mahirap siyang mapuksa. Okay. So, siguro may katotohanan yun kapag mainit, baka mas labile o mas sensitive. Yes. Baka pwedeng itatagal ng virus mas maiksing panahon sa mainit na mga lugar. Sa mga sana ganun na nga. Kasi tayo ay we being a tropical country. Pero alam mo, taglabing ngayon ha, kaya hindi tayo nakakasiguro. Amihan tayo ngayon. Yes, amihan kasi malamig talaga, Doc. Eh. At isa pa ho, yung virus daw, so, mas higher rate of human to human transmission in an indoor environment. Tama naman yun. So ibig sabihin mas madali ho talaga makahawa pagka ang isang tao na no ay meron na noon at malapit sa iyo through the a closed door na hawakan mo yung nahawakan niya at hindi tayo maingat ay mas mabilis ho mag-spread yung virus. Okay, kailangan talaga maghugas ng kamay. Okay. 20 seconds yung personal hygiene. Magbaon ng alcohol na ilagay sa maliit na container, ma-sprayan yung kamay. Mga simpleng bagay na madali naman gawin at tunay na
makakapagbigay protection laban sa mga mikrobyo. Uh-huh. Hindi lang ito usapin NCOV, marami pa. Staphylococcus pneumoniae, okay. Klebsiella pneumoniae. Tama, porous pneumoniae. Uh-huh. Kasi porous pneumonia ang idudulot niyan eh. Yung Haemophilus influenza. Uh-huh. Yung influenza virus A and influenza virus B. So, ang daming mga sakit. So, talagang napapanahon na yes. na pairalin natin at be more conscious about personal health mm-hmm. and hygiene. Mm-hmm. Ano? Yung cough etiquette, pagdadala ng panyo, hindi naman kailangan talaga mask. Huwag lang yes. kung meron kang lagnat o meron kang sipon, ubo, at dapat manatili sa tahanan. Huwag ka naglalakad kung saan-saan, na makakahawa ka nga. Yes, pagkagaroon. Tama. Secretary, I understand nagkaroon po ng briefing o pagpupulo ngayon sa Malacañang. Was it kanina o ngayong hapon po with the President? I think humihingi. Ngayon hapon pala, pabunta na nga ako ngayon. Kaya uh-huh. medyo maiksi lang ang oras ko sa iyo ngayon. Mon, dahil ako iparating na sa Malacañang. Sige, hindi po namin abalahin kayo, Doc. But anything new that you can share with us with regard to coronavirus? Ilan na po sa atin ang namatay? Ilan ang biktima? Well, isa lang, ang Chinese national imported case, wala pa tayong local community transmission. So, ito pong datos na ito ay datos ng China dahil ito po ay kanilang mamamayan na nagpunta rito, doon nakuha yung sakit. Mm-hmm. At ang atin naman na surveillance ay piniigting natin, ang pinakamalaking bagay na ginawa natin, masasabi natin drastic ay yung ban of persons or travelers coming from China and its special administrative region. Mm-hmm. Just one last, Secretary, no? Alam ko busy kayo. Pasintabi lang doon sa kumakain. Over the weekend, meron ako nakita na mga Chinese po sa isang lugar talaga. Ang sinasabi, ang coronavirus nang galing doon sa pagkain ng mga palaka. Pasensya na ho kayo, maybe panike. Merong pagong, hindi ko alam kung ito ho ay totoo, mga peke na ho ba ito? As a literature, uh-huh. yung mga journals, mukhang ang natural host nito mga paniki, yung bats. Okay. So, yung paniki naman, syempre nangangagat yan, di ba? Sumisipsip ng dugo. Yes. At sa prosesong iyan, ay naililipat nila yung virus, minsan sa mga hayop. Intermediate host. Okay. Halimbawa, yung MERS-CoV. Mm-hmm. Umpisa sa panike, pumunta sa dromedary camel. Okay. Yung camel naman, yun ang nangahawa ngayon sa tao, sa mga Middle Eastern people. Uh-huh. So, parang ganun din sa SARS-CoV, panike, tapos dun pumunta sa civet, palm-civet cat, tapos okay. sa tao. Okay. Tumatalon from species to species. Mm-hmm. From animal to human species. Okay, so hindi talaga doon sa direct. One last, Secretary, kailangan ba ng special budget ng Department of Health sapagkat talagang medyo malala itong problema dito sa coronavirus? Well, yun ang pag-uusapan mamaya at tinitingnan namin ang karagdagan budget na kinakailangan. Mm. Pero sa ngayon, sapat pa naman ang budget ng DOH, lalong-lalo na kakaumpisa pa lang ng taon at na-aprubahan na yung 2020 budget. Mm-hmm. Palagay ko bukas naman ang DBM. For a supplemental budget once justified. I see. Okay. Secretary, okay. Maraming salamat po. Alam ko may meeting kayo, Presidente. Good luck. Balitaan niyo po kami. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Mga kaibigan, si Health Secretary Francisco Duque III. Ayan. So, meron lang sa ilang mga bagay na nilaw. Importante nakita doon. Pag-uusapan ngayon sa Malacañang, the President will ask the Cabinet members and the Budget Secretary and the DOH Secretary if they are going to need a supplemental budget to address the issue dito sa coronavirus. So, anyway, sabi nga niya, the start of the year. Secondly, na nalinaw po natin doon, maaring ang madalas na pinagagalingan talaga ay yung bat, yung panike, no? Na maaring ito ay naitatransfer sapagkat over the weekend, naku, may mga pinakita ho sa akin na mga video, talagang hindi ho kayo makakakain pag naaalala nyo. Ayoko na lamang banggitin kung ano yung mga kinakain ng mga Chinese nationals. Ipinakikita talaga at kinu-close up doon sa camera. Hey!
Ewan ko ba, alas 4.55 po ng hapon ang ating oras. At babalik po ang inyong lingkod, si Buwan Ilagan, sa programang Teka Teka minus Senyor Ray Pacheco. Makaraan po ang ilang mga paalala. Teka Teka, alas 4.30 na. Teka Teka, alas 4.30 na. Okay, balik po tayo sa Teka Teka. Sabi ng isang kaibigan ko na nag-text sa akin, sabi niya, paalala mo sa mga sambayanang Pilipino sa issue ng coronavirus, please stay calm. Kalmado lang daw tayo and spread the good news, not the fake news. Sabi pa niya, educate, not create panic. Sabi pa niya, mass hysteria is worse than the virus. Lalong-lalo na doon sa mga hindi nakakaalam na ang kanilang dapat malaman dito sa coronavirus. Kaya sabi niya, mass hysteria is worse than the virus and most of the deaths are people who are immunocompromised. Ibig sabihin, yung wala lang sigurong alam tungkol dito, high-risk individuals with comorbidities. At ang coronavirus can be treated like any other virus, as we have also heard and said by no other than the Secretary of Health, Secretary Duque. Kaya yung mga takot na takot dyan, sabi lang niya, basta panatiliin, malakas ang resistensya, kumain ng maayos, magkaroon ng sapat na pahinga, maghugas ng kamay, no? Mag-alcohol, maglagay ng face mask kung kinakailangan, malayo kayo sa inyong kinatatakutan. Baka ang pumatay pa sa inyo ang nervyos ninyo sa coronavirus. Ay nako, ganyan talaga. Ganyan tayo, talagang mga Pinoy. Ganyan talaga tayo pagka hindi natin alam at malayo tayo sa impormasyon kung ano-ano nang mga kababalaghan at katatakutan ang ating naiisip. Ayan. Ang isa sa kinatatakutan natin, lalong-lalo na yung mga uuwi ngayong hapon, sus Ginoo, traffic. Ayan, traffic at traffic. Alamin natin ang ating traffic report mula sa MMDA Metro Bay, si Richard Nevy. Ice traffic report. Magandang hapon, Richard. Magandang hapon din po at sa ating mga taga-subaybay. Narito muna yung kalagayan ng ating kakalsadahan sa mga oras na ito. Sa mga motorista na dadaan dito sa EDSA natin, southbound lane po niyan, makakaranas lamang kayo ng bahagyang pagbabagal bago kayo sumapit dito sa area po ng New York dyan sa Cubao hanggang Aurora, Tuason at Santolan. May panakanakang pagbabagal ring mararanasan dito naman sa area ng Connecticut. Samantala dito sa area ng Ortigas, yung flyover na magtutungo dyan sa Meralco Avenue, katamtamang daloy ng sasakyan, may kaluwagan pa naman yung flyover na magtutungo dito sa area naman ng Shaw Boulevard. Pagsapit natin sa area ng Shaw, katamtamang daloy ng sasakyan yung ating Show Tunnel at gayon na rin yung ating service road patungo dyan sa area ng Boni. Bahagyang luluwag naman tayo approaching sa area ng Guadalupe at katamtamang buhos tayo dito sa may area ng Estrella hanggang dyan sa Buendia. Ayala patungo dyan sa Magallanes Loading Bay, makakaranas po yan ng katamtamang buhos ng mga sasakyan. Maluwag pa naman yung flyover ng Magallanes patungo sa Alabang. Gayon na rin yung flyover na magtutungo dyan sa area ng Evangelista. Pagsapit naman natin sa area ng tramo, makakaranas na tayo ng pagbabagal hanggang dito niyan sa may Taft Avenue intersection. Harrison, mananatiling maluwag hanggang makarating tayo sa Roas Boulevard. Northbound ng EDSA, Taft Avenue, makakaranas pa rin yan ng pagbabagal. Maluwag sa area ng Harrison hanggang Magallanes at Mantrid. Mabagal naman ang daloy ng sasakyan dyan sa area po ng Pasay Road hanggang Ayala, Buendia at tuloy-tuloy na yung mabagal na usad hanggang dito sa Guadalupe patungo dyan sa Show Crossing at Mega Mall. Luluwag lang tayo pagsapit sa area ng Ortigas hanggang White Plains. Katamtamang buhos tayo sa area naman ng Santolan at bahagyang magbabagal na approaching sa area ng Tuason patungo dyan sa Cubao. Area po ng Quezon Avenue flyover, makakaranas na po yan ng katamtamang buhos na sasakyan patungo sa area ng Trinoma hanggang makarating tayo sa may area ng SM North. Area naman ng Oliveros palabas ng Balintawak, mananatili pong maluwag. At Balintawak patungo naman sa area ng Monumento, wala pa namang namomonitor na anumang pagbabagal. Samantala, yung mga motorista na dadaan naman sa C5, southbound lane, makakaranas po kayo ng mabagal na usad. Pagsapit dyan sa may area ng Old Ballarat,
At luluwag tayo sa area naman ng Magsaysay hanggang CP Garcia. Maluwag pa rin yung Aurora Katipunan patungo sa Blue Ridge hanggang makarating sa Libis, katamtamang daloy naman sa area ng Eastwood. Maluwag sa area ng Ortigas, katamtamang buhos sa Bagong Ilog, at maluwag pa rin tayo sa Kalayaan hanggang Market Market. Samantala yung northbound ng C5, babagal na po ang usad sa area ng Market Market hanggang Kalayaan. Katamtamang buhos sa area ng Bagong Ilog at bahagyang magbabagal yan bago sumapit sa area ng Lanusa. Maluwag naman sa Ortigas C5 intersection hanggang makarating sa area ng Eastwood at area po ng Libis. Magbabagal naman yan sa area ng Aurora Katipunan hanggang dito sa area ng Ateneo. Yan muna ang lagay ng traffic ko sa oras na ito mula dito sa MMDA Metro Base. Richard Demi. Okay, maraming salamat sa iyo, Richard Nemi. Mula po naman, tatanong ko sana sa kanya, kamusta yung bahagi ng Skyway Stage 3 dyan sa Manila, di ba? Yung nangyari po noong isang araw, abay nag-collapse po dahil dun sa naganap na sunog. But anyway, maraming salamat sa iyo, Richard Nemi. Nagbigay sa oras po natin, alas 5.03 ng hapon. Huwag kayong aalis dyan sapagkat sa pagbabalik namin, nako, marami pa ho tayong pag-uusapan. Alam ho ninyo, dun sa ating trending, grupo ng mga Chinese, namigay daw po ng libreng face mask sa Maynila. Ayan, mamaya ho yan. At syempre, iba pa nating mga balita. Gusto ko ding malaman sana, bumaba ang bilang ng turismo, bumaba ang target nila. How will it affect now in income generation as far as the tourism is concerned? Sa aming pagbabalik! Teka, alas 4.30 na. TWIZ. Teka. Okay, nagbabalik po tayo sa programang Teka sa ikalawang bahagi. Naku, putulin ko na muna yung ating intro ha sapagkat nagbabadali po itong ating kausap. At maraming salamat po at pinagbigyan tayo ngayon ng DOT Secretary, Department of Tourism Secretary. Of course, is Secretary Bernard Romulo Puyat. Marami tayong gustong malaman, no? Gusto nating, and this is the first time that we will be interviewing Secretary Puyat, ano ho, Bernard Romulo Puyat, dito sa ating programang Teka. Magandang hapon po, ma'am. Ayan. Naku, teka mo na. Tinatawagan pa. Nandito na sa line. Ma'am, good afternoon po. Secretary. Hi, good afternoon, Mon. Opo, kamusta po kayo? Okay naman. Sunod-sunod lang yung mga meetings. Pero nung nalaman ko, nag-text ka sa akin. Nag-step out muna ako sa meeting. Naku, Secretary. Maraming salamat. Ang lakas ko of po course, sa inyo. Of course, anything for you, Mon. Yes. Thank you very much. Ma'am, gusto namin malaman sapagkat itong alam naman natin na the biggest issue na worldwide, ito hong tungkol sa spread ng coronavirus. Yes. Of course, ko, yes. Opo, how it affects ngayon yung tourism industry natin sa Pilipinas considering ang mga Chinese ang big group of tourists natin dito po sa Pilipinas. Ano po? Number 2 ang Chinese. Number 1 is still South Korea. Wow. Meron number 1 is South Korea. Okay. Number 2 is China. Number 3 is US. 4 is Japan. Okay. But of course, nangyari ito, the president already issued a directive to temporarily ban yung China, including yung kanyang special administrative region. Of course, it's too early to say kung, of course, maaapektuhan ng tourism, sila yung number 2 natin. Mm-hmm. Pero lagi namin sinasabi that safety first. Okay. We want to ensure the safety of the Filipinos and our other tourists who want to come to the Philippines. Uh-huh. We want to reassure all our tourists who do not fall under these restrictions that they are, well, free to come to the Philippines. Yes, uh-huh. Siguro naman, maiintindihan nila, safety first. Kaligtasan muna ng mga Pilipino. Kasi di ba, karapatan din nila na mag-travel at karapatan din siguro nila natanggapin. Pero in this situation, teka muna, wag ho muna. Hindi ho ba? Oo, nung ginawa naman, of course, when the president issued the directive, of course, nakikita na naman niya based on sinabi ng Department of Health at ng the World Health Organization. So, syempre, we took this all into consideration. Kami naman sa tourism, kahit na alam namin maaapektuhan ng ating mga numbers, mas importante naman yung safety yes. ng mga other tourists natin. At syempre, yung mga employees
na nagtatrabaho sa mga ating tourism industry. Yes. Ma'am, ano pong ginagawa ng ano, about the preventive measures that you're undergoing now, ano? Sapagkat ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific, nag-announce na rin po sila na parang temporarily cancel muna yung mga flights. Yes. Kami actually, a few days back, nagbigay na kami ng directive sa lahat ng mga hotels, okay, mga tourism enterprises. Nagbigay na kami ng guidelines in handling guests. Binigay pa namin ito a few days before the ban. At sinabi na namin, like, nagbigay na kami ng tips sa mga frontliners natin. Let's say, magtanong muna sila sa mga bisita before the ban. Have you traveled to China? Nag-contact na ba sila with anybody with the virus? Or kung may lagnat 38 degrees and up? Yes. Tapos binigay namin yung guidelines. Kunyari, yes to any of these questions, mag-refer na sila sa kanilang local health worker or government hospital. So kung no naman, pero may symptoms, pinapa-refer na namin sa aming mga tua-tua doctor. So even before the ban, nagbigay na kami ng guidelines sa lahat ng hotels, resorts, lahat ng makakausap ang mga turista na mga guidelines to guide them with regard to what is happening. And thank God, yung ating mga tourism stakeholders, very cooperative. Okay. At talagang pinafollow nila ito. Nagbigay rin kami ng mga best practices to prevent the spread of this virus. So, earlier on, even before the ban, Mon, proactive na kami, para lang masigurado namin ng mga ibang turista na pumupunta sa ating bansa na safe dito sa ating bansa. Yes. Oo. How do you describe Mama Secretary ang Boracay ngayon o Aklan? Ito yung mga tourist destinations, Palawan. Yes. Oo. Lahat naman sila tulong, lahat naman sila nakausap na namin ng lahat ng aming private stakeholders at naiintindihan naman nila yung mga precautionary measures na ito. Yes. Alam naman nila kasi ang mga turista naman natin galing South Korea, yes, US, Europe, sinapangalagaan din natin yung mga ibang turista na wag naman sila mangamba pumunta sa ating bansa dahil safe dito at talaga tayo, we are making sure that all the tourists that come here are safe. Yes, oho. Naku, how is it, ma'am? Kasi ang target I heard, ang target nyo ngayon para sa mga turista itong taon na ito is something like 10 million po, 20 million, Secretary. According to the National Tourism Development Plan, right, ang target for 2020 is 9.2. Okay. Last year, it was 8.2. Na-reach natin yung target na natin, pero siguro with the target of this year, yes, kailangan namin kausapin ulit ang ating mga stakeholders kasi this is in consultation with them, yes, kung kailangan baguhin ang ating target. Pero palagi namin sinasabi together with the stakeholders, mas importante naman yata ang safety ng lahat kaysa sa numero. Siguro maa-apektuhan pero nandiyan na yan. Ang gusto lang namin to assure everybody of the safety. At number two, yung proactive naman tayo, temporary lang naman ito, we're praying that masolve ito agad. Pero kung hindi, we are already talking to the tourism stakeholders na nag-iisip na kami ng mga marketing plan, yes, na itatarget namin yung mga ibang bansa. Like Korea naman, number one. Yes. Siguro mas i-intensify natin ang marketing promotion natin sa Korea, sa Japan, sa iba't ibang bansa na naman hindi affected ng virus. Ma'am, kamusta po yung ibang plano po ninyo para, like for example, nasundan ko po yung ginawa ninyo sa Boracay, no? Of course, with the interagency. So, what will be next? May Palawan ba dyan? To protect the environment. Nagsimula na kami sa Panglao, Bohol. Panglao, yes. Panglao, ipinapasutupad na ng tatlong agency ang easement kasi nasa batas yon. Okay. Sa Palawan, El Nido, nasara na namin ang tatlong beach na nakita namin medyo madumi. Okay. Not safe for swimming. Nung first week of January, pumunta na kami ng Baguio. Okay. Kausap na namin si Mayor Magalong. Okay. At pinangako namin sa kanya na magtutulungan kami para i-rehabilitate ang Baguio
sinama na namin rin ang Siargao. Okay. Kasama na rin ang Puerto Galera. Basta lahat ng mga top tourist destinations. Mm-hmm. Congratulations. Oo, ang instructions kasi ni Presidente Duterte is, I just want na gusto niya yung mga environmental laws ma-implement. Yes. At yun lang namin ang ginagawa namin ayon sa batas para naman pangalagaan natin ang ating tourist destinations natin. Yes, uh-huh. Just one last one. Baguio, what do you intend to do with Baguio? Ano yung kaya maguhin? Nag-commit na kami kay Mayor Magalong na tutulungan namin siyang i-rehabilitate yung Burnham Park. Burnham, okay. Burnham Park. Diba yun nung diba mo, nung bata pa tayo, yun ang pinupuntahan natin talaga. Of course, oo. Oo, so nagtutulungan kami with Mayor Magalong. Maganda naman sa kanya, very proactive siya. Alam niyang may problema ang Baguio. Mm-hmm. In fact, naglabas ang NEDA na over capacity na ang Baguio. So, nagtutulungan kami kung paano pa namin siya matutulungan, gaya ng tungkol sa clean water, yes, pag-rehabilitate ng other tourist spots. Mm-hmm. At ang gusto namin gawin, i-develop na rin namin kasi lahat ng mga turista, puro Baguio lang. Yeah. Gusto mm-hmm. namin i-develop natin yung mga municipalities around Baguio. Pero gagawin natin, gagawa kami ng tourism development plan mm-hmm. para pag-develop ng Baguio at yung nearby municipalities na sa tama. Mm-hmm. Hindi over tourism, over construction. At sabi naman ni Mayor Magalong na ipinipush na raw niya no more cutting of trees okay. at no more building of new buildings uh-huh. kasi uh-huh. masyadong crowded ma. Yes, oo. Uh-huh. I think you have traced the problem, Secretary, sapagkat nakita ko po dyan congestion and pollution. Yes. Problem sa Baguio. Uh-huh. Ang kagandahan sa Baguio, maganda pala pag ang local government mo, ang mayor mo, mm-hmm. ay nare-recognize niya na may problema. Mm-hmm. So pag nare-recognize niya yung may problema, kami naman sa national government, tutulungan naman namin siya. Kasi lahat naman tayo, ang dream ko talaga, Mon, mm-hmm. to bring back Baguio to its old days. Diba nung, lahat, diba tayo pag summer, pag Christmas, pumupunta tayo andun ng Baguio. Andun lahat, yes. Uh-huh. Diba? Pero yung mga kabataan ngayon, hindi na nila na-experience yung na-experience natin. Tapos nasa right part tayo, sumasakay tayo. Mm-hmm. Diba yung enjoy tayo, it's a summer capital of the Philippines. Yes. Parang pag nakakausap ko nga yung mga anak ko, hindi yung mga experience ko sa Baguio, hindi na nila na-experience yung mm-hmm. ganon. Mm-hmm. So gusto ko naman ma-experience nila yung na-experience natin nung teenagers pa tayo. Eh, kasi ma'am, puro condominium na rin sa Baguio ngayon eh. Puro mga commercial establishments eh. Oo. At alam mo ba, inamin ni Mayor Magalong sa aming lahat na Baguio is the third dirtiest city in the country. Third dirtiest? Yes! Oo. Ikatlo sa pinakamaruming siyudad. Oo, Metro Manila, Cebu, okay. Number 3 Baguio. Sabi nga niya, hindi mo lang napapansin na madumi dahil malamig. Okay. In fact, yes. Mataas na yung respiratory diseases nila sa Baguio. Baguio. Oh. So, at least mismo yung mayor nare-recognize niya na may problema. So, kami naman, we will see how we can also help him mm-hmm. para maayos natin ang Baguio. At mm-hmm. yung mga turista ngayon, makita nila kung ano yung alam natin na Baguio nung bata pa tayo. Oh. Ma'am, one last. Thanks, so, one, ha? Yeah. Ma'am, isa na lang. Sana susunod na isusunod na yung probinsya namin din. Tutulungan nyo rin kami, Rizal Province. Of course, of course, of course. Ang gusto naman namin, lahat ng top tourist destinations. Kung napansin mo, ang DOT, hindi lang promotion ngayon. Right. Active kami sa rehabilitation. Uh-huh. Promotion yes. and rehabilitation. Naku, maraming salamat po. And congratulations yes, because you were featured. Hindi ako makanow sa'yo, napansin mo. Oo, oh, alam ko, love mo ako. Nag-step out ako sa meeting ko nung nadaman ko ikaw. Sabi ko, hindi pwedeng mag-know ako sa'yo. Oo, yes. Thank you. Congratulations thank because you were featured in one of the magazines yesterday. I saw your picture, covered page ka. Oo, alam mo, Mon. Dapat bisitahin nila ngayon Intramuros. Ah, really? Ang ganda-ganda ng Intramuros ngayon. Uh-huh. Ang linis-linis. Alam mo dati, ang guest namin sa Intramuros, 400 people a day. Yes. Ngayon, 4,000 na. Uh-huh. Ilan po? Sorry? 4,000 na ngayon. 4,000 na ngayon. A day. 4,000. Uh-huh. Oo. Wow. Ginawa namin, inilawa uh-huh. namin ang Intramuros sa gabi. Uh-huh. Kaya bukas kami hanggang 11 at night. Mm-hmm. Papadala ko sa iyo sa Viber. Please. Magugulat ka para ka na sa ibang bansa. Ang ganda-ganda ng Intramuros. Wow. Congratulations. Congratulations. Yes. Thank you, Mon. Salamat thank you. Po.
Thank you very much. Thank you. Mga kaibigan, si Department of Tourism Secretary, of course, kaibigan natin yan, no? Si Secretary Berna Romulo Puyat. So at least pinagbigyan tayo ni Secretary kahit nasa meeting, lumabas. Kita mo na, engineer, di ba? Ang dami natin na nakuha sa kanya, dami natin natutunan sa kanya. So pagkatapos ng Boracay, 'di ba, pinotektahan yung environment, pinaira lang mga batas, abay nasa panglaw na sila, ang Department of Tourism. Doon naman ngayon, titingnan ngayon yung mga violations at bahala ang local government diyan, bahala ang interagency diyan. Bahala ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, ang DOT, Department of Tourism, ang LGUs. Pagkatapos Palawan, then Baguio, nandun na po sila, Siargao, at siyempre susunod naman kami. Oo, sapagkat bahal din natin ang pinanggalingan. Sana magkaroon din ng proyekto at tumambak ng proyekto sa Rizal Province, sa Region 4A. Okay, maraming salamat po. So, oras po naman natin ngayong hapon na ito, 5:24, sa programang Teka Teka. Meron pa ba tayong paalala? Wala na, diretso na tayo. Parang ginaganahan ka, engineer, ha? Okay? So, kanina, at least, pinag-uusapan natin sapagkat seryosong problema talaga ang tungkol sa coronavirus. Apektado ang ekonomiya, apektado ang turismo, apektado ang health sector, apektado lahat. Di ba? Hindi lamang dito sa Pilipinas. So anong gagawin natin dyan? Kinakailangan magtiis tayo dyan. Pero nakahanda, sapagkat sabi nga kanina, tinanong ko si Secretary Duque, hihingi na siya ng additional budget, no, para at least gumawa ang Kongreso. 1 billion yung nabasa ko para, number one, talagang to spread itong pagkalat ng coronavirus sa atin. Pero kailangan lamang ho magtulong-tulong at kailangan lamang ang kaalaman ng bawat isa sa atin. Oras natin, alas 5:25. Kanina, binabanggit ko ho yung ating mga Chinese, no? Yung mga Chinese mismo, namibigay sila ng face mask. Dito sa Manila. So, hahanapin ko lang yung item na binigay po sa atin. Titingnan ko lamang yan. Sapagkat ito yung mga sa trending balita natin eh. Ito yung gusto kong ipaabot sa kanila. At yun hong pagpunta ng grupo natin dyan sa... Siyempre, huwag naman natin kakalimutan. Alert level number 3 pa rin tayo sa Taal Volcano, di ba? Okay? So, yung mga tao nandoon pa rin sa iba't ibang mga evacuation centers. Particularly dyan sa Batangas Sports Complex, no, Convention Center. So, narito po ang ating trending balita. Balitang social media. Trending sa social media. Surin, fake news makamot. Okay, so fake news ba ito? Alam mo ninyo, meron hong grupo ng mga Chinese na namigay ng libreng face mask sa Maynila. Namigay po itong grupo nito ng mga Chino matapos na magkaubusan ng face mask sapagkat nagkaroon, ayan, dami oh. Sila pa talaga maraming pinanggagalingan ng face mask, no? Pero what is ironic here, they are Chinese nationals, no? Nagkaubusan ng face mask sa merkado kasunod ng kumpirmasyon ng kauna-unahang kaso ng novel coronavirus sa bansa. So, kahong-kahong mga face mask, nakita po ninyo ang ipinimigay ng mga Chinese sa labas ng Lido de Paris Hotel sa Ongpin Street, Binondo, Maynila, kahapon, Sunday. Ayan. Nako, sigurado to, ang daming nakapila rito. Surgical mask for Filipino only. Aba, pati yung pagbibigay ng mask mismo, may discrimination sa Pilipino lang? Paano kung taga ibang bansa ako? Ha? Meron po mga nakasulat pa sa mga kahon ng face mask na ang natura mga mask ay laan lamang para sa mga Pinoy. Ibig nyo sabihin, mga Chinoy, ganyan nyo kamahal kaming mga Pilipino na exclusive lang para sa mga Pilipino? Naging positibo naman ang pagtanggap dito ng mga publiko kung saan marami ang pumila para makatanggap ng face mask habang ang ilan ay nagpahayag pa ng pasasalamat sa social media. Una nang nakatanggap ng diskriminasyon ang mga Chinese sa bansa kasunod ng mabilis na pagkalat ng NCOV sa iba't ibang bansa. Alam mo ninyo, isang issue rin yan, no? Pagka akala mo, pagka ikaw ay Chinese national, no?
at galing ka sa halimbawa sa Wuhan o kaya sa Macau o sa Hong Kong, eh para ka talagang pinandidirihan ng mga tao, eh natatakot sa iyo, eh no? Huwag naman ganoon, parang masyadong dinidiscriminate natin ang mga Chinese, no? Although alam natin na nanggaling yun, nanggaling ang coronavirus sa Wuhan, pero kailangan lang talaga ng iba yung pag-iingat dyan. So, ito, nagpakita sila para gumaan naman ang loob natin mga Pinoy. Eh, kayo nagdala ng virus dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Sa ibang bansa, dinala nyo rin. Eh, kaya kahit papano, siguro, para hindi kayo mag-alis sa amin, magdi-distribute kami ng face mask. Medyo may kababawan. So, yan ho yung ating nag-trending na balita. Okay? Now, kahapon naman, binigay ko yung ating litrato sapagkat nung Saturday, hindi ito trending, pero nais ko lang pasalamatan si Governor Herminildo Mandanas ng lalawigan po ng Batangas. Ayan, sapagkat kami po, yung grupo namin ng Thank God It's Tuesday and Thursday, grupo ito ng mga golfers, yan si Rizal, eh kami po ay namigay ng mga tulong, nagambag-ambag po kami, at tinanggap po kami ni Governor Mandanas kahit siya po ay nagsasagawa ng tinatawag po natin na Department Heads Meeting. Araw po yan ang Sabado, ha? Pati mga disaster officials nandoon, pinatawag niya lahat. So, tiyempo naman na kami po ay nandoon, nag-distribute po kami ng N95 masks. Kailangan po nila ng mga tents, nagbigay po tayo ng mga tents sa evacuation centers, at gayon din ho itong nebulizers, ang tubig, mga inumin, mga hygiene kit, no, kahit papano, sana po yun ay nakatulong sa ating mga kababayan. Sabi nga ni si Lito Cortez, yung kanilang PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction Officer, eh kapag kaganito, eh sila ay natatat sapagkat hinaalala ng mga kababayan niya na sa panahon ng ganitong kagipitan, eh meron silang mga kababayan na handang tumulong sa kanilang pangangailangan. Kaya mas lalong nagiging magaan yung laban nila dito sa epekto ng Bulkang Taal. Okay? So, naku, sayang, wala na po tayong oras. No? Ang dami ko pa sanang gustong talakayin. But anyway, I would like to thank Secretary Duque III ng DOH na kasama natin ngayon. At gayon din si Secretary Berna Romulo Puyat ng Department of Tourism sa kanilang pagpapaliwanag sa iba't ibang mga issue na buwabalon sa ating buhay. Hanggang bukas po sa programang Teka Teka, sa ngalan po ni Ray Pacheco, ito po ang inyong lingkod, Simon Ilagan. God bless us all, at sabi ko nga sa inyo, be happy. Diba? Teka Teka, alas 4:30 na.